Pinaghahatak ng MMDA ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa barangay West Crame, Quezon City. Kabilang sa mga sinitang sasakyan ng PNP na minamaneho ng isang pulis. Yan ang unang balita live ni Jonathan Andal. Jonathan, hindi naman ba nagkatensyon sa hulihan dyan? Ivan, 26 na yung mga nato na sasakyan, 4 na po naman yung mga natikitang mga motorista. Alam mo, Ivan, sa sobrang dami ng mga ilegal na sasakyan na hinatak dito, halos maubos na yung dalang 11 tow truck ng MMDA. Motorsiklo ang karamihan sa mga nahatak dahil nakaparada sa kalsada o bangketa. Hindi agad sila nakalabas ng bahay dahil karamihan sa kanila ay tulog yung mga may-ari nun. 2,000 ang bayad nila sa ticket para sa illegal parking, dagdag na 1,000 para sa towing. Tinikita naman ang isang sasakyan ng PNP na minamaneho ng isang pulis. Paliwanag ng pulis, nagbihis lang daw siya kaya pumarada sa tapat ng kanyang bahay. Pinagkukumpiska naman ang mga stante ng mga tindahan na nakahambalang sa bangketa. Nasita rin ang isang kulungan ng aso na nasa sidewalk. Paliwanag ng may-ari, bawal daw kasi sa kanilang inuupahan ang aso. Ayaw naman daw niya itong mawala sa kanya kaya sa bangketa niya ito nilagay. Di naman maiwasan ng ilang natikita ng uminit ang ulo. Tanong ng isang residente, paano naman daw silang nangungupahan lang at walang sariling parking? Narito ang sagot ng MMDA dyan. Dapat nga pag nangupahan kayo, namisakya kayo, saan sinigurado nyo kung saan kayo magpa-park? Ang street parking po is not allowed. Actually, nung una kami nagpunta dito, hindi namin na napasok dahil sa labas pa lang, ubos na yung tow truck namin. So binalikan na namin ito. This is our second time here. Ivan, isa rin sa mga nasita ng MMDA ay yung mga vendor na yung kanilang mga paninda ay sinasakop na yung bangketa. At yung lugar na yan, nakakatawa, kasi nasa tapat lang mismo ng barangay hall. Kaya yung MMDA, pinagsabihan ngayon yung mga barangay tanod na dapat sila rin mismo, malapit lang sa kanilang lugar, ang lapit lang sa kanilang barangay, pagsabihan nila, sitahin nila yung mga vendor na lumalagpas doon sa bangketa. Kasi itong lugar na to, halimbawa, daanan ng mga estudyante. Kaya yung mga estudyante, imbes sa bangketa naglalakad, sa kalsada na dahil nga may mga nakahambalang doon sa sidewalk. Yan ang unang balita mula rito sa barangay West Crame sa Quezon City. Ako po si Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Yun din, Jonathan, ang itatanong ko sana. Anong sabi ng barangay? Kasi hindi naman mangyayari yan kung hindi pinapayagan ng barangay. Ayun nga, ang sabi na lang ng MMDA, tinanong niya yung mga barangay tanod. Alam nyo ba yung memo na yung MOA between DILG and MMDA na posibleng makasuhan yung mga barangay officials na magpapabayan na kapag nilinis ng MMDA, cleaner na, hindi mamaintain ng barangay. Ang sabi ng mga taga-barangay, ngayon lang daw nila nalaman. Kaya sabi ng DA, ngayon, nire-remind ko kayo na merong ganyang memorandum ang DILG at PNP, ay DILG at MMDA na pwede kayong makasuhan. Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masabay-bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.